camps. Meron tayong mga measures na rin, may mga programa tayo na lahat ng gawain ang magiging performance-based. Kumbaga lahat na kinakailangan. Mga senador na gustong tapyasan yung budget ng NTFL CAC sa 28 billion na magiging 4 billion na lang po, sir. Na pag-usapan naman nila, kung ano talaga, na-explain din namin. In fact, noong may mga forum kami na pwede kami makapagsalita, sinasabi natin yung value ng effort ng LCAC, ng NTF. Ang ibig kasi ba ng NTFL, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. So, lahat ng mga ginagawa dito is ang objective, matigil ang local armed conflict. Tapos, itong BDP, Barangay Development Program na fund, gagamitin siya hindi para sa operations ng military. Para maintindihan ng marami, hindi yung panggagamitin sa operations kasi meron naman na tayong sapat na pondo para sa operations. Itong BDP gagamitin sa pag-implement ng mga projects, mga development projects para sa mga barangay na talagang naapektuhan ng insurgency. Walang kalsada, walang patubig, walang sanitation, walang mga eskwelahan. So, yung BDP, yun yung doon papunta yun. Tapos, walang di makikialam ang armed forces kasi ito i-implement ng mga local governments, provincial government. Ngayon, ang part lang namin, mayroon tayong assessment team na titingnan, mag-oversee lang kung itong pondo ay nagagamit sa tamang intensyon. Yun lang naman ang, kasi kami din na, ang army din ang nag-identify actually kung anong projects. Kasi kami yung nakakausap sa mga tao na sinasabi, ito kailangan natin ng kalsada. So, napupunta sa kalsada o sa patubig o lupa. Sir, from Mr. Radio Catbalogan, ano sir ang mangyayari sa AFP, Philippine Army, kung magbago na ang Commander-in-Chief? Mabago ang... In next year kasi mag-election Ano ang program ninyo? Is it the continuation or bago? Hindi man magbabago, regardless kung ano yung administration, tuloy yung mandate ng AFP. Aha, yung EO 70, patuloy pa rin yun? Actually, Executive Order 70, pinirmahan yung Presidente Duterte. Uh-huh. It really depends kung ano ang maging direction sa next administration. Pero yung trabaho namin, patuloy sa AFP. If you're talking, asking me kung anong trabaho ng AFP, after magkaroon ng bagong administration, papatuloy yun. Kumusta na ngayon, sir, ang insurgency? Nasaan na tayo ngayon? Maganda ang takbo ng ating campaign. Siguro, kayo naman siguro maka-observe. Marami na tayong mga successes sa ating operations. At kumukunti na yung kalaban, kumukunti na yung threat. Unti-unti, yung mga tao ay namulat na rin talaga kung ano yung, what's the truth behind all this, no? Sa survey, mataas na rin ang ating trust and satisfaction rating na binigay ng tao sa AFP. So, yun, pinupursige pa namin na talagang kung mayroong magkamali na sundalo at bigyan ng aksyon, hindi yun pinababayaan. So, of course, that's only one part sa ating trabaho. But ang pinaka-importante, talaga matugunan natin yung pag-secure ng ating mga communities. Thank you very much.